Hello po mga kababayan, magandang umaga at nandito po kami ngayon kay Laerna. Ayan. Hello. Hello. Ay, wow, may mais. God bless. Oh my God, ah, ito po si Kuan. Hello, mo sir. Ay, hello. Ano ang pangalan mo? Ha? Denya po. Denya. Oh, naghimo ka. Ay, wow, gusto ko 'yan. 'Yan ang pagkain natin. Sakto-sakto ha, o doon tayo sa ilog. Ayun, sakto-sakto ha. Siya po si Neri. Pinagsama-sama ko na silang tatlo. Kagbababa lang namin ng bundok kaya dumiretso kami dito para makausap natin. So, turo mo kami doon saan tayo pupunta. Yung ilog na maganda yung ano, yung place para doon tayo kakain. Okay? Kababayan na nangangailangan, hindi na mimili kahit pa na sino. Pugong biyahero, hero ng masa Pilipino. Tayo sa bukid. Mga bahay po dito. Ayan, mga bahay nilang mga katutubo. Tama, meron silang niluto na ano, hindi namin alam na magluluto sila ng ano po, ng pagkain. Ang ganda ng ilog oh. Ah, meron kami, okay lang. Yan, ang plano ko kasi, doon lang kami sa bahay nila. Kailang, kasi may dala kaming food and Jollibee lang naman po. So, sa parang makakain to ng mga ito ng Jollibee. Eh, hindi ko alam, nagluto rin palang mga bata. So, it's a good idea. Kaya dito ko, sabi ko doon tayo sa ilog kakain. Kaya ninyo, oh, Linas, oh. Napapaliguan nyo yan? Linis. Ang ganda. Dito ako sa gilid dumaan kasi mababasa yung aking sandals. Yan. Oh, yan, pwede na siguro diyan. Ang ganda, ilog. Kami magpipiknik, may dala kami pagkain. So, at mamaya ay malalaman ko yung tatanungin natin si Neri, no, kung pumayag ba yung parents niya na siya idadali natin sa Manila. So, malalaman niyo po yan mamaya. Magandang tanghali po sa inyong lahat mga kababayan at pasensya na kayo dito kami nag-usap-usap. Sobrang init po talaga at is malamig po dito and doon kasi medyo crowded, no? Maraming tao. Minsan yung may ingay na, kaya minsan naririnig po natin kaya tayo na umiiwas. Okay, so ngayon pinagsama-sama ko na silang tatlo. Anyway, ito po pala yung kapatid nila. Ano ang pangalan mo? Denya. Ha? Denya. De
Denya? Yes, sir. Okay. So, siya po yung kababatang kapatid nito na dalawa po silang nag-aaral. Okay, siya naman po si Erna. So, pinagsama-sama na natin sila. Sorry, si Mary. So, kasi si Mary po doon sa itaas naman nakatira sa sitio. Ano ka nga? Morolo. Morolo. Okay. So, ngayon, itong tatlo na itong mga kababayan ay sa isang eskwelahan lang sila nag-aaral. Kaya, madali na para sa amin na sila pinagsama-sama. Okay, wala kayong pasok ngayon, ano? Bakit pa nawala kayong pasok? Resume daw, sir. Resume ng klase kasi dahil sa panahon daw, sir, sobrang init po daw. Ah, okay. Sobrang init, o totoo. Kasi halos lahat ng eskwelahan ngayon, ganun. Kailan ang resume nyo? Merkules daw. Ah, Merkules. So, kaya hindi ka muna umuwi dun sa inyong sitio. Kasi malayo, sir. Malayo, okay. Iba pala yung dinadaanan nyo dun sa dinaanan namin. So, kung uuwi kayo ng sitio nyo dito, kayo nadaan sa bundok na yan? Doon po. Ah, ilang oras nyo nilalakad? 1 hour. Grabe, 1 hour kami, 3 oras yun. Okay, so ito kasing tatlo na to. Sorry, itong dalawa muna ay scholar na natin. Okay, palit muna kayo. Halika, day. O, dito ka muna kay ate. Okay. Ilang taon ka na nga? 15. Anong grade ka na? 8. So, grade 9 ka na pagpasok? No? Yes, sir. So, challenger ka? Yes, sir. Okay. So, dahil challenger ka, so, medyo ano lang yung grade. Pero, okay naman. Bakit challenger ka lang? Bakit si ate top 1? Ha? Yun lang yung kaya? Yes, sir. Ah, okay lang yun, no? Importante yung nag-aaral. Okay. Meron lang ako gustong sabihin sa'yo. Okay. Dahil si ate mo, sasama na sa amin siya sa... Ibaga, sasama na siya sa amin sa bakasyon at doon na siya mag-aaral sa Maynila. Oh, sorry, sa Luzon. Okay, iiwanan kanya na dito. Hindi ko kasi nakakausap itong batang ito. Okay lang ba sa'yo na iiwanan ka ni ate? Yes, sir. Okay. So, okay lang talaga. So, magkakalayo muna kayo. No? Yes. Okay. At dahil iiwanan ka ni ate, syempre, problema mo ngayon yung... Ano yung problema? Pangbaon, sir. Pangbaon? Okay. So, kumbaga sa kanya ka lang nakadepende? Yes, sir. So, pag wala siya, paano ka? Wala, sir. Wala. Paano yung pag-aaral mo? Wala. Hindi mo na alam. Yes. Paano pala yung si halimbawa ganito wala na si ate. So saan ka titira? Sa kuya ko, sir. Sa kuya. So bahala na lang din kung anong makain mo. Yes, sir. Pero gusto mo talagang makapagtapos din? Yes, sir. Ano yung gusto mo pagdako? Nurse, sir. Okay, gusto niyang maging nurse. Okay. Sige. Dahil gusto mong maging nurse, at alam ko yung pakiramdam na ikaw ay may iwan dito tapos si ate mo ang aalis. So, paano nga naman ang pag-aaral mo? No? Okay. Mayroong nag-pick sa'yo. No? Congratulations. Mayroong, ibig sabihin mayroong may magi-sponsors din sa iyo sa pag-aaral mo. Okay? Ang tanong niya kasi sa akin, ang unang plano kasi ganito. Kung papayag ka rin daw na ikaw ay kukuhanin, dadaling ka rin naman sa Maynila. Sa Luzon ka din mag-aaral, pero magkahiwalay kini ate kasi magkaibang sponsor. Ikaw sa Chaong Quezon, sa Abra naman ito. No? Ang hindi ko alam kung papayagan ka rin ng magulang mo at kung ikaw ay papayag at yung permit kasi yung problema natin. Pero dahil magkapatid kayo, kung papayag ka ha, na ikaw ay dadalhin din doon at doon ka mag-aaral, 18 na yung ate mo, pwedeng ikaw ay daladala niya. No? Yes, sir. Pero ang tanong, kung papayag ka? Yes, sir. Payag ka? Payag agad? Payag ka agad?
na doon ka mag-aaral sa Chaong Quezon. Kumbaga yung sponsor niya, dito siya nakatira, nandyan lang daw ang eskwelahan. So malapit. Pero dapat marunong ka mag-Tagalog kasi yung pupuntahan mo, Tagalog. Yan, tanong ko lang sa'yo kung payag ka talaga. Yes, sir. Agad-agad? Okay, tingnan natin ha. Kakausapin ko yung sponsor mo na pumayag ka. So naisip ko, 18 na nga pala yung si ate mo, pwedeng ikaw yung dala-dala niya dahil magkapatid kayo. May birth certificate ka? Yes, sir. Meron na? Okay, ikaw. Meron na siyang birth certificate? Opo, sir. Pero hindi po. NSO. Parehas lang, okay lang, mabilis lang kuhanan yan kasi may record na kayo. Okay. So kung hindi ka naman pumayag yung parents mo at dito ka pa rin, kahit paano malaking turong pa rin ito kay Ma'am Kaisha. Marami pong salamat kay Ma'am Kaisha. So, willing ka rin niyang tulungan. Okay? So, ano ulit ang pangalan? Denya, sir. Ha? Denya. Denya? Onsalas. Onsalas. Okay. 15 years old po. Grade? 8. At grade 9 pagpa. Na tayo? Kakausapin ko ha kung papayag. Erna, okay lang sa'yo na ganon? Nadadaling ko yung kapatid mo? O dadalhin natin? Depende sa mga parents ko. So, depende sa parents pa niya. So, kakausapin pa natin ang parents mo. Depende sa inyo pa. Okay. So, babalik na naman tayo sa sitio nyo. Ang layo, sir. Ang layo, no? Pwede mong itawag na lang. But anyway, babalik din naman talaga kami dun sa sitio nyo. Ano? So, malayo pa naman. So, yun. Ha? Okay. Siyempre, pag nasa sa ibang tao tayo, dun tayo pinag-aral. Siyempre, may kaakibat yon na responsibilidad din. Pag tayo din nila doon, yung kapalit kasi nung pag-aaralin tayo. But siguro magkakaroon kayo ng magandang kinabukasan, di ba? So dapat marunong tayo makisama, no? Yes. Hindi yung pwedeng parang buhay reyna, buhay prinsesa, or buhay may-ari tayo doon niya, ganyan. So, kailangan marunong tayo maglinis, magkugas ng pinggan, o kung ano man yung sabihin sa atin, sundin natin, pero hindi pa nga alila sa inyo yun. Kung baga, pakikisama at para matuwa yung sponsor sa atin, and matuto kayo na hindi lahat ng bagay ay pag lumaki kayo, ay ganyan lang. May mga matututunan kayo. Katulad ng mga sinamayli ni Nita na nasa sa amin na malaki na yung naging improvement. Okay? Ngayon, di susubukan natin at kausapin natin ang magulang mo ulit. Okay. Ngayon, ito naman ang problema ko. Palit kayo ng posisyon. Doon ka sa gitna. Para tayo nasa confession nito. Ha? Okay. Kamusta ka, Neri? Okay lang po. Okay ka lang. Opo. Okay, pasensya ka na. Isinama kita dito. Hindi kasi kayo pumunta doon sa lugar kasi mainit. Sobrang init, ano? Mm. Okay, ngayon, alam mo naman yung babalikan ko sa'yo. Di ba? Okay. May ubo ka ba? Opo. Ah, okay. Sige. Bakit? May sakit? Hindi lang po. Okay, ito na. Pumayag ba ang nanay at tatay na kapag decision na ba kayo? Nakadesisyon na po. Okay. Pero bago niya po sagutin yung decision, kasi ang pinag-usapan namin that time nung napunta ko sa kanila ay kung papayag ang parents niya na dadalhin siya sa Maynila at sa Cavite siya mag-aaral kasama ni Madeline. Sponsor natin si Ate Leia Laluet and Ate Ruth Bill. Okay. So, nakapag-desisyon na? Opo. Okay. Ano ang desisyon ng iyong parents? Desisyon po ng aking parents ay pasamahan na lang daw po ako doon. Ano yun? Ano? Mabana lang daw po dito. Oh, Tagalog. Para mas maintindihan ng ating mga nanonood. Okay. Ano ang desisyon ng iyong mga magulang? Sasama na daw po ako doon. Ayun, sasama na. Okay. So, wala nang atrasan. Opo. Sasama ka na. Ang problema natin ngayon ang permit to travel. So, magpuproceed tayo sa permit to travel. Okay. Unang gagawin ninyo, mamaya explain ko kung ano yung gagawin natin. Kasi kayo dapat yung mag-aasikaso nito. Okay. Okay, congratulations ha, at sasama ka na sa Maynila. So, handa ka na bang iwanan itong lugar na ito? Kayo, handaan nyo nang iwanan? Ha? Kasi alam nyo, pag nandun na kayo,
may matatanaw din naman kayong bundok. May matatanaw din naman kayong mga ibon. Pero ang pinagkaiba naman, hindi nila kayo kakausapin. Kasi yung mga ibon dito malayang lumilipad. So yung mga ibon doon patagong lumilipad. Kasi pag nakita, diba? Di naman. Okay. So pag inumanan nyo na itong lugar na ito, wala munang uwian. Okay? Isang taon kayong hindi uuwi. Kaya. Malayo yon. Hindi kayo basta-basta uuwi. Pag sinabi nyo na, ay, namiss ko na yung magulang ko, namiss na yung mga ginikala, namiss ko na mga egsoon, lahat na namiss, mga kaibigan, lahat na namiss. Hindi ura-urada kayo makaka-uwi. Dahil nag-aaral pa kayo. Okay? So, pag nandoon kayo, sakripisyo. Sakripisyo sa pamilya. Sakripisyo na hindi sila makita. Para sa kinabukasan. Ang uwi nyo lamang ay kapag bakasyon, pipili kayo. It's either December or summer vacation. Na end ng school. Closing ba ng school? Mabilis lang ang taon. So, ina-encourage ko kayo na magpatuloy. Kasi yung mga nandoon namin na kadalawang taon na, kaisang taon na, ngayon babalik ulit sila dito magbabakasyon. Mabilis lang yon. So, meron naman tayong messenger. Pwede nyo matawagan ng parents. Pwede nyo makita. No? Kaya nyo ba? Erna? Kaya mo? Ikaw? Kaya? Okay lang na ito, at least alam nyo na kaagad yung pagdadaanan nyo kasi may culture shock. No? Minsan iba yung ugali ng Tagalog sa ugali ninyo. Pero palagi yung tatandaan yung po at saka opo. Ah, para hindi ma-misinterpret noong mga Tagalog na wala kayong galang. No? Hindi sa wala po silang galang kasi hindi nila yung nakalakhan. Kumbaga hindi nyo nakinalakay na gumamit ng po at opo. Natuturo na lang sa school, di ba? Pero sa tahanan nila mismo, hindi. Kasi iba yung kultura, lalo na sila at mga lumad. Pero hindi ibig sabihin nun wala silang galang. No? Kaya kailangan matutunan nyo ang po at opo. No? Mapakalye, mapabili kayo sa tindahan, sa school, sa kausap ninyo. Palagi kayo magpo at opo. Para hindi kayo masabihan ng ibang tao, lalo na kung matanda, na wala kayong galang. Opo. Ha? Okay. So, magkakahiwalay kayo eh. So, hindi kayo pwedeng magsama-sama. Okay. Pero may mga pagkakataon naman na magkakasama kayo kapag uuwi na ulit kayo dito. Or, pwede namin kayong mabisita. No? Pero dahil nag-aaral kayo, medyo limitado lang yung oras. So, okay sa inyo? Opo. Bibigyan kayo naman ng time, makapag-desisyon sa buhay nyo. Kaya namin ito ginagawa. Early pa lang. So, para pagdating nung time na kayo ay aalis na, buo na yung desisyon nyo sa buhay. Naalis kayo dito at iwanan nyo yung pamilya para makapag-aral. No? Siyempre, ayaw namin na sakit ng ulo pag nandun na kayo. Ayaw namin na makakarinig ang kami sa sponsor na, ay, bakit ganito si ano? Ganito ganyan. Sa unang taon, maaring nasa, kumbaga nasa honeymoon period pa kayo, nag-a-adjust. Pero pagkalipas noon, dapat natututo na kayo. Ha? Okay? Lahat ituturo sa inyo, lahat ng mga kailangan gawin, sa paglalaba. Basta lahat. Gawaing bahay, sa pisikal, lahat. Ha? Okay. Okay. So, ano ba yung mga kailangan? Una, mayroon tayong birth certificate. Pangalawa, yung card. Kailangan yon pag umalis tayo. And yung good moral character. Ha? Pagka-graduation, kunin ang good moral character at card. Yung birth certificate, madali na lang, huwag kakalimutan kasi yun ay kukunin natin sa NSO. Pag nag-aral, kailangan sa transfer yun, mayroon kayong birth certificate. Ha? Okay, tapos, pupunta kayo ng barangay, dahil minors ikaw, kasama ang parents, gagawa ng handwritten, na ikaw ay pinapayagan nilang umalis kasama namin. Kukuha tayo ng permission sa barangay, na ikaw ay aalis. Hanapin lang natin yung CSWD para mag-guide tayo. Mga tana sa barangay sa Tapakto, no?
Tapak sa barangay. Okay, mangutana doon kasama ang parents na ikaw ay aalis, kukuha kayo ng barangay ID. No, may barangay ID ka? O kukuha tayo ng barangay ID doon, ha? Same with you, ha? Ano ba ang anong barangay na sasakop sa inyo? Matupi po. Matupi San Fernando. Ah, bukod nyo sa inyo. Pero dito kayo nag-aaral, di ba? So, dito tayo kukuha. Opo, sir. Dito na kayo kukuha, ha? Sa Tapak. Tapos gamitin yung address dito kung saan yung kay kuya nyo. Sityo ganito. Kuha kayo ng barangay ID. Tapos, ano pa ba? Iti-chat ko sa inyo kung ano yung mga kailangan natin. Okay? Yun lang. At thank you, no? At pumayag kayo. Pumayag na ang parents mo. So, paghandaan mo yung summer, ha? Ngayon, ha? Okay? So, pag alis tayo, sabay-sabay ko naman kayong yahatid. Okay? Ano ginawa nyo doon sa ano? Nung nabigyan ka namin ng pera. Naitanong ko lang naman kasi hindi nila alam yung gagawin nila eh. Anong ginawa nyo sa pera? Ano po, nagbili po kami ng aming gamit namin. Opo, ano at po? Nagbili kami ng medisina. Uh-uh. Pero ang abono po, wala pa po kasi order po. Ah, order pa? Oh, okay, tinan nyo siya nagtatagalog. Ha? Tagalog kayo, ha? Kasi yung nanay nito nagtatagalog, eh. Okay? Ha? O sige. At kakain na po kami. Nasaan yung bigay nyo sa amin? Nasaan yung niluto nyo? Pakita nga natin. Meron po silang inihanda para sa amin. Ito naman hindi ko tatanggihan dahil ito ay ayan o. Ay, wow. Sarap. Kamote. Ayan. At syempre, hindi naman kami nagpapahuli dahil meron din kaming dala para sa inyo. Hindi namin alam na ganyan pala kayo mag-prepared sa amin. So, palitan na lang tayo ng pagkain. So, ang sa inyo ay Jollibee. Ayan. Oo. Oh. Upo ka. Kunin mo to. Ayan. At mayroon pa kayong buko, ha, na ginawa. Oh, ito para sa iyo. Ayan. Oh, para makatingin tayo ng Jollibee. Oh. Oh, Erna, ito sa iyo. Thank you po, sir. Oh, ayan. Oh, wow. Oh, sige, inungkod kayo. Oh, ito yung, nandito yung sauce. Oh. Di ba parang nagpiknikan lang po kami? Oh, ayan ang sauce, ha? Oh, ito ang kutsara tinidor. Oh. Ay, maanghang yan. Oh, baka ayaw mo niyang maanghang. Pag kulay pula, ibigay niyo sa amin. Oh, ayan, oh. Akin na yan. Oh, ito ang kutsara. Oh, tapos mo tayo magkakalat dito sa ilog, ha? Oh, ito. Oh. Yan. Tapos kami naman ay manginginain na ng... Teka, may manok ka ba dyan? Sino yung isa lang yung manok? Si Erna. Oh, ito, ibigay mo ito sa kanya. Oh, malinis naman yung kamay mo. Malinis. Oh, ayan. Sige. Oh, tapos tayo naman ay manginginain na rin. Okay. Oh, Paul, mag-try ka muna, Paul. Tatlo lang po pala kami ngayon. Naka-day off po si Kuya Ellie. Okay. Oh, pray muna tayo. Let's pray. Lord, salamat po sa magandang araw ngayon. Sa aming pag-uusap. Salamat po sa pag-guide sa araw-araw. At salamat po sa mga pagkain na nandito sa aming harapan ngayon. Thank you, Lord. Okay, so ang aming pagkain po ngayon ay, syempre, hindi ko yung tatanggihan. My favorite. Mais or kasilo. Ayan. Ito po, oh. Hmm? Ah, kasilo. Ayan, tapos meron pa silang ginawang buko. Wala, kain kayo dyan. Thank you, po. Ayan. Ayan. Kung walang ba ako ng mais, oh my God, sarap. Oh.
Favorite ko kasi itong mais. Nakain ka niya. Buti ito, matalino ito. Matalino ito, inayawan talaga ng lalaki. Hanggang yung lalaki na umayaw. Di ba taga rito lang yung lalaki? Eh? Taga Muril, oh. Okay. Sa taas, kanila? Makikita mo? Okay. Nakita mo? Nakita ko na yun? May asawa na siya iba ngayon, wala ka. Wala ka, wala ka. Nagot ka. Nag-uusap kaya? Hindi po siya. Ah, hindi na kayo nag-uusap? Okay. Sorry po na kay Marites ako. Siyempre kung usapin niya, baka maano na naman. Siyempre alam nila, napanood ka na. Alam na niya, yung lalaki. Ano sabi ng lalaki? Kita ba gawin? Ah, nasuko na siya. Parang chuhin niya pa. Chuhin niya pala yun. Oh my God! Diyos ko po! Ano kaya kung nangyari sa atin ng tagpo-tagpo tayo? Chuhin pala ni Neri! Yung mapapangasawa sana nito. Chuhin mo? So nakita ko na. Hindi ko pa alam. Huh? Ano po kasi siya? Ha? Huh? Ah, naka-duty pa. Sa ano lang po, sa hindi mas nag-duty, sa espidahan. Chuhin pala ni Neri. Small world. Pero tanggap naman yan, na ayaw na, hindi na sila. Ano tanggap nila yun? Pwede edad ako niya. Aray po. Ano yun, may bumato? Ano yung ah, okay. Dogo? Pwede edad niya ato? Pwede edad niya? Pero mga ilan, mas naguwang pa siya niyo. Grabe ha. Saan ba kayo nakita nun? Saan kayo nakita nun? Hindi kami nagkita. Binuya lang. Pag ano na, magkakilala. Pag pamahika na po kami nagkita. Nagulat nga kasi siya. Na magulang niyo. Nagulat siya nung namanhika na. Ang mga magulang ko po, wala po rin sila. Ano, hindi po sila nagkita po yung laki. Parang parent lang po ng ano po. Pumunta sa inyo. Parang gusto. Kaya nga nagulat siya eh. Umiyak nga siya pagdating niya eh. Siguro nakita ka na nung lalaki, nagustuhan ka niya. Saan ka niya nakita? Ah, kasi doon nakatira sa inyo. Wala po, sir. Eh? Para lang yun. Parent lang po ng lalaki po ang nakita sa akin. Ayaw nga parent ko. Pero kung yun nga ang sinasabi dito minsan yung kultura nila, talian ka ng baboy sa ilalim ng bahay mo, wala kang magawa. Oh, yan po, sir. Diba? Oo. Kapag mag-atras ka po, sir, is... Bayaran. Eh, okay. Paano kung hindi mo alam na tinaliang ka ng baboy? Tanggalin mo kaya yung tali. Ha? Tanggalin mo yung tali. Para ano? Pag tinaliang ka ng baboy, halimbawa, natutulog kayo. Gusto niya yung anak mo, taliang ka ng isang baboy. Wala ka nang magawa. Eh, pwede ko naman tanggalin yung tali, ah. Hindi nga, binabang tayo niya. Sir, merong iba, sir, yung hindi gusto ng ano, parang bayaran. Yung papatay na yung parent natin kung hindi tayo gusto. Oo, yung may ganun din sila. Yung kapag mayaw ka, papatayin yung parents mo. Paano kung ang parents ayaw? Eh, paano nga kung hindi mo naman talaga gusto? Bigla na lang silang dumating. Wala ka nang magawa. Ayan siya. Yung ginawa niya. Yung ginawa niya. Makalino siya. Nagay sa una ka nang hadlok ko na kasi akong kuha na nana daw pangayaw. Dilig yun kumukuan. Oo, oh, mga ngayaw sila. Kaya... Ano ginawa mo? Wala, natahimik lang siya. Nakilang lang ko dito sa kwarto. Pero wala man din mga ngayon. Hindi naman din mong gisumbungan nga. Hindi mo kundi mo. Ginoo ko. Ang Diyos lang daw. Ang galing talaga niya. So ngayon, ang galing talaga niya. Alos naging okay niya yung buhay niya. Kahit ngayon kapatid mo, si Ernad, as si Linda, Lina, di ba? Sabi niya, nagulat na lang din siya pag buwi niya ng bahay. Kasi sa Davao pa siya nagtatrabaho. Para ikaw na yung... Educate siya. Nagulat siya na ito. Kaya ikaw mag-ingat ka pag tinaliang ka ng baka, ha? Ano kung taliang ka ng baka? Tapos sabi ng mga tao is, ayaw ko daw kasi mayroong magtukso sa akin. Pero hindi ako, ano kasi hindi man totoo.
sabi ng parent ko, baka may magtoksa sa iyo ha ang ibang lalaki kasi hindi mo magano, hindi daw ako magano. Ah, baka daw mayroon siya nagustuhan ng iba. May paligaw siya ng iba. Pero wala naman. Yeah, wala naman. Grabe din yung lalaki, no? Natiis niya isang taon. Natiis niya. Hindi kayo nagtabi. Ayaw nga. Mahadlok ko eh. Sumisigaw ka? Hindi po, sir. Pag tumabi siya, takbo ka. Parang hindi po yun mag-ano sa akin, yung laki. Nabawal din. Hindi natin yung lalaki sa'yo. Oh, parang natakot din po. May katabi ka bang anong kutsilyo? Wala. Takot siya eh. Ah, kasi pwede mong akusahan, di ba? Kasabi niya, pwede niya ano yung rin. Masaya ga, dito ko matulog sa usa ka balay. Hindi ko matulog sa amu ah. Dito ko sa balay. Miwas sa bagay siya. Ganda nga yung ginawa niya. Ang galing mo ha. Buti ikaw hindi ano. Buti ikaw hindi walang gano'n na sa inyo. Hindi pa siya. Ako po sir, meron po din maghintay sa akin. Ah! Ano may nag-aantay sa'yo? Sino? Sino nag-aantay sa'yo? Huh? Ano sabi mo? Umiyak na lang po ako sir. Umiyak ka? Opo. Kasi ayaw mo din. Sabihin mo ikaw. Meron din sana lalaking nag-aantay sa iyo. Ano? Opo. Meron pong isa maghintay po sa akin, mag-18 daw ako. Oh. Tapos pumunta daw sa amin. Uh-huh. Tapos meron pong isa pag-graduate daw na. Pag-graduate daw na ako, grade 10 sir. Uh-huh. Yung kwanda minisita na daw sir. Naminisita naman to pero wala sugot katul ihang kwan ihang papang nang uyab sa kuha kay magmaula man tong laki sa kuha. So yung lalaki ang tatay ng lalaki. Lagot ka. Paano yan ngayon? Anong ano mo? Yun de yo. So kung hindi kami dumating possible na ganun ang mangyari. Opo, sir. Wala kang magagawa. Magharap po ako ng paraan para hindi po ako makaano. Asawa. Okay, tama mo, may mga purpose talaga para nasisave natin. Akala ko si Erna lang. Ikaw din ka ba? Nagilang dahil ko, sir. Katong akong manghod, nag-uyab-uyab. Unya, wala na lagi. Kuan, gibuya. Unya, ako wala nag-uyab-uyab. Unya, gibuya ko. Munang nakahilang kahit ko. Nag-uyab-uyab akong manghod. Unya, wala na lagi buya. Tapos ako nga nag-puyo ra. Tapos gibuya ko. So, daw na walang jowa. Oo. Oh, oh. Binoya. Yung kapatid niyang may jowa, ang binoya. Wala nang pinanit ko. Na, ano ako din ni Tenere din, no? Buti na lang. Buti na lang. Nakita ka namin. So, masisave ka namin. Ano sasabi mo sa lalaki ngayon? Matatakot po ako kasi baka pupuntahan po ako mamaya doon sa bahay. Wala. Napunta? Hindi po. Noong ano po, wala po ang aking mga friends sa bahay. Oh. Nandun po sa bukid nun. Oh. Na ako lang po doon sa bahay. At pinapunta po ako sa kanyang ama doon sa kanilang bahay. Hindi ko po alam kung ano ang kailangan nila sa akin. Pumunta po ako. Oh. Tapos yun ang sinabi niya sa akin. Na, kasi gusto po ako sa kanyang mga parents at oh, mga kapatid. Oh. At siya po. Kailan lang? Kailan to? Grade 9 pa po ako. Pero ngayon hindi na kayo nag-uusap? Hindi na po kasi iniiwasan ko na po siya. Ayun. Hindi nyo classmate? Ilang taon na? Hindi ko po alam. Kasi yung kapatid niya po, kalawa kay 18 na po. Oh, at least hindi na matutuloy ano. Okay. At least nakatakas na rin siya. Ang galing no? At least nakita ka namin. Ako po. Ikaw ha? Baka ito din mayroon na eh. Wala? Oh, mabuti itakas ko na ka kayong lahat. Parang na-realize na ng parents ko po. Hindi na sila mag-ano. Wow, yun. At least na-realize na. Alam na ng parents ko. Wala. Kainin mo na yan. Kaya maganda rin yung nangyari sa mga buhay ninyo na itakas ko na kayo. Magandang sinabi ni ano ni Lena. So, nung kina-interview ko siya, sabi niya, sinabi niya daw sa parents mo, sa mama mo na, sa papa at papa mo. Nung naghandaan na ba, sabi niya, sumiiyak ka daw.
sabi niya, naatim niyo bang kumain ng masarap na pagkain tapos yung anak niyo umiiyak? Mm-mm. Kasi pinaghandaan na yun eh, na kasi ano nga siya. Pamanhikan na. So ayun, mga kababayan, at least na-save natin ang kanilang mga maagang pag-aasawa, early marriage ba? Hindi ko alam si Erna, may mga ganun din palang... Neri na eksena sa buhay. So ayun, at least na-save ko na kayo. Di ba? Marami pong salamat sa inyong lahat, mga kababayan. Sige po, at kami po ay... tatapusin lang namin yung pagkain. Maraming salamat po sa sponsor natin kay Tita Phoebe Lab, kay Ate Kisha, salamat, para kay Neri. At salamat din po kay... para doon pala sa kapatid ni ano, na taga... taga Chaong Quezon. Maraming pong salamat. At dito naman po kay Ate Ruth Phil at kay Ate Lea Laluet. Maraming pong salamat. O siya, sige. Maraming pong salamat sa inyong lahat. Bye-bye. Bye-bye tayo. Bye-bye. Bye-bye. Thank you po.